upang galahan at walang hanggang katuwiran at upang katakan ang pangitain at ang pagbuhula at upang pahiran ang kabanal-banalan. 26. At pagkatapos ng 62 sanglibo, mahihiwalay ang tinahiran at mawawalan ng kaluman at gigibain ang bayan at ang santuwaryo ng mga tao ng prinsipeng darating. At ang wakas niyon ay sa pamamagitan ng baha at hanggang sa wakas ay magkakaroon ng digma, mga pagkasira ay ipinasyana. Sinabi sa hula na yung santuwaryo gigibain ng prinsipeng darating sa biya. Ngayon, mayroong kaliwanag si Pablo tungkol sa santuwaryo dito sa lupa. Basahin natin sa Ebre. Inihulang yun eh. Lilinisin, tapos magigiba. Tapos, ang sabi sa Ebre, ganito ang nakasulat, kapatid. Noon sa Nebe, versikulo 1. Ngayon, ang unang tipang din ay nagkaroon ng mga palatuntunan ng pagsamba sa Diyos at ng kanyang santuwaryo, ang santuwaryo ng sanlibutan ito. Pero sinasabi ang santuwaryo ng sanlibutan ito, tuloy natin sa dos. Sapagkat inihanda ang isang tabernakulo, ang una na kinaroroonan ng kandelero at ng dulang at ng mga tinapay na handog na siyang tinatawag na dakong banal. Ayan ang santuwaryo sa lupa. Pero may sinasabi si Apostol Pablo diyan din sa Hebreo na pagka nahahayag na yung daan papo sa 9:8 na ipinakikilala ng Espiritu Santo na hindi pa nahihahayag ang pagpasok sa dakong banal samantalang natatayo pa ang unang tabernakulo. Samantalang unang tabernakulo, yung tabernakulo sa lupa ay nakatayo pa, hindi pa ipinahahayag ang pagpasok sa dakong banal. At yung dakong banal na tinutukoy ni Pablo rito ay yung mismong sa langit. Yun ang sinasabi niya rin dyan sa Hebreo na si Kristo'y pumasok sa hindi dun sa dakong banal ng santuwaryo sa lupa, kundi yung dakong banal o kabanal-banalan ng santuwaryo sa langit. Basahin natin ang Hebreo 8:1. Ang kinauuwian nga ng mga bagay na aming sinasabi ay ito. Mayroon tayong isang dakilang saserdote na nakaupo sa kanan ng luklukan ng karangalan sa mga langit. Ministro sa santuwaryo at sa tunay na tabernakulo na itinayo ng Panginoon, hindi ng tao. Ron, nasa langit na, mayroon santuwaryo ron. Sabi ni Pablo, mayroon tayong ministro sa santuwaryo, sa tunay na tabernakulo na itinayo ng Panginoon at hindi ng tao. Na samantalang yung santuwaryo dito sa lupa ay umiiral pa, hindi pa ipinapakita yung paraan o yung daan papunta doon sa santuwaryo nasa langit. Pero nung masina na yung santuwaryo sa lupa sa Israel, ay ipinakita na yung pagpasok doon sa talagang santuwaryo sa langit at yun ay sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo. Doon sa 6 naman ng Hebreo nakasulat yun na si Kristo ay ang pinakikita yung paraan ng pagpasok doon sa santuwaryo sa langit sa 6 ng Hebreo. Upang sa 2 bagay na di mababago, na di ay di maaaring ang Diyos ay maghulaan, ay makagkaroon tayo ng isang matibay na kasiglahan, tayong nagsitakas na sumakalong upang makapit sa pag-asang nalalagay sa ating unahan, na ating inaring tulad sa sinipete ng kaluluwa, isang pag-asa na matibay at matatag at pumapasok sa nasa loob ng tapin, na dooy pumasok dahil sa ating si Jesus, na gaya ng pangunahin na naging dakilang saserdote magpakailanman ayon sa pagkasaserdote ni Melchizedek. Doon pumasok ang ating Panginoong Jesus na indakila gaya ng pagkasaserdote ni Melchizedek. Ang tinutukoy na pinasok ng Panginoong Jesucristo ay yung santuwaryo na sa langit
hindi na yun dito sa lupa, kapatid. Sana naunawaan mo. Yung santuaryo sa lupa na tinutukoy dun sa aklat ni Propeta Daniel na pagkalipas ng 2,300 at umaga, kung magkagay malilinis yung santuaryo, sa lupa ang tinutukoy dun. Hindi pwedeng sa langit yan dahil kung yan ay sa langit, eh hindi kailangan linisin yung santuaryo sa langit. Pagkatapos, yung 2,300 na hapon at umaga, naghanap yun bago na nag-iba yung santuaryo dito sa lupa. Na yung santuaryo na yun, yung dating banal na yun, nag-iba noong anyo 70. Pagkapanik sa langit natin pa yun si Kristo, bago siya pumanik, hinulaan niya magkakaroon ng gera sa Jerusalem. At nung magkagera sa Jerusalem, 70 AD, pinasok ng Roman Army ang Jerusalem, binasak yung santuaryo, nawas na tupad yung hula sa Propeta Daniel, at pagkatapos nun, ipinahayag ng Espiritu Santo, sabi ni Pablo, yung pagkahayag ng daan papunta doon sa dahong banal sa langit. Sa 9-8, pakiulit mo kapatid na Daniel. Na ipinakikilala ng Espiritu Santo na hindi pa naihahayag ang pagpasok sa dakong banal samantalang natatayo pa ang unang tabernakulo. Yung unang tabernakulo dito sa lupa, kailangan na matapos muna yung panahon na ipinakdaro na masira yon bago ihayag yung pagpasok sa dakong banal sa langit sa santuaryo hindi itinayo ng tao kundi ng Panginoon. Mahabang usapin ito kapatid, pero siguro meron ka ng idea at salamat sa iyong partisipasyon. Masunod po si kapatid na Edgar, Father Lee. Ang katanungan ko lang po ay ito, ang isa po bang lalaki o babae na kasal sa kanilang asawa at kumisa na sa bago nilang asawa o kinakasama, sa batas ng tao ay di pa aprobado ang kanilang paghihiwalay sa dati nilang asawa. Sa mata po ba ng Diyos?